Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nagdanais na gumawa ng pampaswerteng napakasimple lamang na mabisang proteksyon para hindi po kayo malasin, lalo-lalo na mga nagaganap sa kasalukuyan mga bossing. Pero syempre mga bossing, ito po isa sa mga simpleng sangkap lamang. Kumbaga nasa inyo yung pag-iingat, lagi kayong, kumbaga nandun lagi yung lalabas kayo na kayo po ay magukol ng panalangin, pagtapos dala-dala nyo yung mga protection po natin. Hindi po pugit kayo gagawa ng ganito ay parang pababayaan nyo na kumbaga may protection kayo, hindi kayo ano, kumbaga lalabas kayo ng kumbaga walang protection, yung mga ganyan. Iniisip nyo po na okay na to, nakagawa na ako ng ganito, kahit wala akong ganito, wala akong suot ng mga ganito, yung mga ganon, ay hindi po mga bossing. Nandun pa rin yung, nandun yung pinakamayor eh, mag-iingat ka, like ka magdadala ng protection. Manalangin sa mahal na Panginoon at syempre, sabayan nyo ng ganito para halimbawa may dumikit sa inyong malas, nung lumabas po kayo, meron kayong protection, kakalasta po yan pagdating dyan sa pampaswerteng ito mga bossing. Dyan pa lang sa may pintuan ninyo ay hindi na makakapasok sa loob ng inyong tahanan. Kung naniniwala kayo sa mga gatong mga pamamaraan, mainam lang subukan nyo po ito mga bossing. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay nag-iisip sa ngayon kung ano po mga mabibisang proteksyon at para hindi po kayo malasin at puro swerte dumating po sa atin, kung naniniwala ka, subukan nyo po ito. Kayo po ba ay merong rosemary sa inyo pong tahanan? Kung wala kayo rosemary, meron po nito na bibili sa supermarket or kaya sa mga online, sa Lazada or sa Shopee. Mag-search po ka dyan yung mga natural na dried na rosemary, yung tunay na rosemary mga bossing. Yung po mga bossing, ang gawin nyo po, maglagay kayo ng rosemary sa mga dami-damihan nyo ng mga kalahating baso or kaya kalahating mangkok. Pagkatapos, lagyan nyo po ito ng 3 kutsara na asin. Pagkatapos, ito po isasalan sa ninyo sa mismo sa may silangan mga bossing. At hindi po ito yung basta gumagawa lang tayo. Mas mainam sa may silangan at manalangin kayo ng taimtim na mula sa inyo pong puso. Ngayon po mga bossing, kapag tapos na po kayo manalangin, kailangan walang gamit na sana, direct to the point. Sabihin nyo po dito na magkaroon kayo ng lahat ng mga bagay na pinapangarap ninyo, matupad ang lahat ng mga pangarap sa buhay, at kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan, kaagad nyo itong masolusyonan. Basta, masasabi ko lamang, kailangan may lubos kang paniniwala habang kayo ay nagwi-wish na intim na panalangin na mula sa puso. Humingi kayo ng gabay, humingi kayo ng kung ano man po yung mga nagaganap sa ngayon ay maligtas po kayo at kayo po ay kahit may mga nagaganap sa kasalukuyan ay kumbaga sama-sama kayo at kayo po ay makakain sa loob ng 3 beses isang araw. Kasi sa mga panahon po ngayon, basta tayo ay sama-samang pamilya, tayo po ay nakakain ng 3 beses sa loob ng isang araw, tayo po ay walang karamdaman, masasabi na natin na blessing po yan mga bossing. Kaya kumbaga, mainam na meron tayong mga ganito, huwag kang makakalimutan tumawag sa mahal na Panginoon tuwing umaga, magdadasal kayo, magukol kayo ng panalangin at kaligtasan ng buong pamilya. Subukan nyo po itong gawin mga bossing. Dahil kung kayo po ay isa sa mga maraming pagsubok na pinagdadaanan sa ngayon, kahit yung mga simple mga pamamaraan magkaroon ng kalakasan ating kalooban, subukan nyo po siya. Pero syempre, nandun pa rin lagi ko pong pinapaalala sa inyo, ang pampaswerte ay sangkap lamang para tayo ay swertihin. Sangkap lamang. Ang pinaka numero uno, manalangin sa mahal na Panginoon, sipag at tiyaga at sabayan nyo ng mga ganito para tuloy-tuloy ang pasok po sa atin ng swerte. Rosemary at asin mga bossing, hayaan nyo lamang po yan sa may salas po natin, sa may kusina, sa may altar or kaya sa ating kwarto. Yan po ay isa sa mga very powerful na pangalis ng mga kamalasan, mabisang proteksyon at pang-attract ng swerte, lalo-lalo na sa usapin ng pera. Yan po mga bossing, salamat po.